Ni hao, this is Yana, proud OFW here in Taiwan. Welcome back to our channel. Kung bago ka lang sa ating channel, please don't forget to like, share, subscribe, and please also click the notification bell para updated ka sa mga bago kong videos. Kano nga ba ang nagastos ko para makapunta dito sa Taiwan? Yung mga binayaran ko sa agencies, ano-ano ba yung mga binayaran ko sa agency bago ako makatipad sa Taiwan? At may nagtanong din sa akin kung worth it ba yung binayad ko para makarating dito at makapagtrabaho dito sa bansang Taiwan. Ngayon, iisa-isahin ko sa inyo yung mga binayaran ko. Pwedeng iba, depende sa agency mo kung ano yung mga babayaran mo. Sa akin kasi, ang agency ko is iQuest. At ito yung mga binayaran namin nung batch namin. Kung halimbawa, nakapasa ka na sa exam, sa interview, sa final interview, at kailangan mo lang mag-requirements. Bukod pa to sa ano, hindi pa dito included yung pamasahe mo, yung passport mo, yung UMID mo, yung NBI mo. Sasabihin ko sa inyo guys, yung expenses ko lang sa loob ng agency, hindi pa kasali yung mga nauna kong requirements na dating-dati pa. Kagaya ng mga passport, kasi bago ako nag-apply, may passport na ako. Ayun. At ito na nga, unang binayaran namin ay yung first medical exam namin. 5,600 pesos yun. Yung sa dugo, sa pupu, sa ihi, eye test, pagtingin ng ngipin. Minsan pala i-record ka pag may sira yung ngipin mo, ipapapasta or ipapalinis. Tapos mata mo, pag malabo or yung salamin mo, hindi nasakto sa grado mo. Record nire-record nila na dun ka mismo sa hospital na yun kumuha salamin. Kaya advice ko din, bago kayo pumunta or bago kayo magpa-medical, magpalinis na kayo, magpapasta na kayo kung may sira yung ngipin nyo. Para hindi na kayo gagastos dun sa hospital para mas mabilis yung process nyo. Next process na kayo sa pagpapamedical kasi hindi lang naman ihi, dugo, ngipin at mata ang titingnan sa inyo. May physical exam din dun sa phase 1 ng medical. May psychology test din. Pero yung kahulihan na yun. Tapos, yun. Doon, titingnan yung tutuwad kayo. Titingnan yung kung may almoranas kayo. Tapos, kakapain yung boobs nyo. Kung babae kayo. Tapos, kakapain yung boobs nyo. Kung babae kayo. Tapos, sa lalaki, hindi ko na alam kung anong tinitingnan sa lalaki. Kasi, yung mga kabatch ko naman, lahat naman kami, puro babae. Sunod, phase 2 medical, 4,500. Doon naman, ang nangyari na doon is yung dugo, yung ihi, saka mga vaccines na lang. Yun na lang, konti na lang sa phase 2. Tapos, placement fee namin is 38,000. Ewan ko lang kung sa ibang company or sa ibang... Yung ibang company naman, walang placement fee. Yung placement fee, equivalent yun sa 1 month salary namin dito sa Taiwan. Kinonvert na siya sa peso. Next, yung ticket, 11,000. Visa fee, 4,500. Authentication, 500. Yung tax, 4,000. Training, yung mga first-timer, kagaya ko, nag-training kami ng Mandarin, tapos yung tungkol sa production, sa electronics, mga ganun-ganun. 3 days yun na mag-training ka. 10,000 yun. Pero yung mga ex-Taiwan, hindi na sila required na mag-training. Kaya nakatipid sila ng 10,000. Tapos pag-ibig contribution, 300.
PhilHealth, 2,400. Ikaw mismo yung magbabayad ng PhilHealth mo, na 2,400. Tapos, picture fee, 800. At total lahat guys, ang nagastos namin ay 81,600. Hindi pa din kasama yung pamasahe ko pag nagpapabalik-balik ako. Quezon from Quezon to Manila. Hindi pa din kasama yung pagpangkain ko, yung allowance ko tuwing lumuluwas ako. More or less siguro mga 90,000 yung naano ko na gastos ko sa pagpunta dito sa Taiwan. At yun na nga, kung worth it ba yung pagpunta ko dito sa Taiwan? Worth it ba yung mga nagastos ko nung nakapunta ko dito sa Taiwan? Masasabi kong oo, kasi lahat ng nagastos naman namin na ngayon ay binalik ng company. Luckily guys, pagpunta namin dito, siguro after a year, nabalik lahat ng ginastos namin sa Pinas. Ayun, kaya worth it naman. Saka, iko-compared mo yung sa saldo dito sa Pinas, sobrang laki ng diferensya. Kahit malayo ka, malaki naman yung saldo mo. Saka hindi naman masyadong mabigat yung trabaho, tapos 8 hours lang. Yun nga lang, hindi siya ganun kalaki. Mas maganda sana kung may OT para mas malaki yung saldo, syempre. Alam naman natin ngayon na may pandemic, kaya medyo mahina, pero okay pa din naman yung saldo. Kung desidido na talaga kayo mag-apply, kung buo na talaga yung loob nyo mag-apply papuntang ibang bansa, syempre dapat i-ready nyo din yung sarili nyo, at syempre financially. Ayun guys, kung may mga questions pa kayo, comment nyo lang sa baba at try kong isasagutin. Ayun, thank you ulit sa panonood. Please don't forget to like, share, and subscribe. And click the notification bell para updated ka sa mga bago kong videos. Good luck sa pag-a-apply and stay safe. God bless!